paano na lang kung malapit ka na sa inaasam mong tugatog ng tagumpay. Pero dahil sa sadyang mapaglaro ang tadhana, muli ka nitong hinila papunta sa ibaba. At ang inaasam mong kaibigan na dadamay sa iyo ay iniwanan kang sugatan. Paano mo kaya haharapin ang bukas upang magsimula muli? Ganyan ang nangyari sa bukalista ng Steelheart, ang boses na nasa likod ng napakataas na awitin na She's Gone. Sa video na ito ay ating pag-uusapan ang kanilang banda. Paano nga ba ito nabuo at nabuwag? At ano nga ba ang malagim na sinapit ng kanilang vocalist na si Miljenko Matijevic sa kanilang concert na muntik nang tumapo sa kanyang buhay? Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Noong 30 ng Nobyembre taong 1964 ay isinilang sa bayan ng Zagreb sa Croatia si Miljenko Matijevic. Nakilala din siya sa tawag na Mike o Michael. Sa kalaunan ay nagdesisyon ang kanyang pamilya na manirahan sa Amerika noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Ito na rin yung mga panahon na nagsisimula si Miljenko na magkaroon ng interes sa pagkanta. Sa edad na 9 na taong gulang ay mas nahasa pa ang kanyang talento sa pag-awit noong ito ay sumali sa mga choir sa simbahan. At sa edad naman na 11 ay natagpuan ni Miljenko ang uri ng musika na labis nitong hinangaan. Yan ay nang marinig niya ang mga awitin ng bandang Led Zeppelin. Napakalaki na naging impluensya ng bandang ito sa noon ay batang si Miljenko Matijevic. Kaya naman dito na nagsimula ang kanyang pangarap na maging isang rockstar. At sa edad na 13 ay nagbuo na siya ng sarili niyang banda na tinawag nilang Teaser. Madalas silang tumutugtog gamit ang mga cover songs at mangilan-ngilan ng mga komposisyon. At dahil si Miljenko ay may taglay na husay sa pagkanta na maihahalin tulad sa mga sikat na rakista noong mga panahon na yun, ay ito ang nakatawag pansin sa isang music producer na si Morgan Walker. Subalit wala namang magandang nangyari dahil hindi naman ito inasikaso ang banda. At isa pa ay sobrang bata pa nila noong mga oras na iyon. Kaya naman hindi rin nagtagal ay nabuwag din ang kanilang grupo. Pero sa edad na 15 ay nagsimula na si Miljenko na magsulat ng sariling mga awitin. Kasabay nito ay ang pagsama niya sa bandang The Mission. Hinangaan ng leader ng banda ang kanyang boses, kaya naman lagi itong magkasama. Dito na rin nagkaroon ng sapat na kaalaman si Mike ng tamang pagre-record sa studio. Dahil ang nasamahan niyang grupo ay una nang nakaranas na makapag-recording. At pagkatapos ng 1 taon ay binuunan nila ang bandang Red Alert. At ang kanilang 4-piece lineup, si Jack Wilkinson bilang drummer, James Ward bilang bahista, Chris Risola bilang leadista, at si Miljenko Matijevic bilang bokalista. Pero hindi nagtagal ay umalis din kaagad ang kanilang drummer na si Jack at pinalitan ito ni John Poehler. Idinagdag din nila ang rhythm guitarist na si Frank Di Constanzo, kaya naman naging 5-piece ang kanilang lineup. Subalit noong mga panahon na yon ay kasabay ng pagbabanda ni Miljenko ay ang kanyang pag-aaral. At nung matapos nito ang kanyang sekundarya ay nag-aral naman siya ng kolehiyo at kumuha ng kursong mechanical engineering. Ngunit pagkatapos lamang ng 1 taon ay nagdesisyon na itong wag nang mag-aral. Kaya naman ang ginawa niya ay hiniagis palabas ng bintana ang kanyang mga libro at mas pinili na lang ang pagbabanda. Pagkatapos noon, ang banda ay nagsimulang bumuo ng 5 demo song at nagpa siyang magtungo sa California upang maghanap ng recording deal. Hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng kanilang manager at nagkaroon ng recording contract sa MCA. Binago na rin nila ang pangalan ng kanilang banda. Mula sa tawag na Red Alert ay tinawag nila ang kanilang grupo na Steelheart. Taong 1990 ay inilabas nila ang kanilang unang album na self-titled na Steelheart. Pero ito na rin yung mga panahon na sumisibol na ang genre ng musika na grunge music na malayo naman sa estilo ng kanilang tugtugan na glam metal. Pero kahit ganun ay naging mabenta pa rin naman ang kanilang album. At sa kabila nito ay mabilis na napansin ng kanilang mga kritiko
ang pagkakahawig ng estilo ng tugtugan nila sa bandang Led Zeppelin. Pero hindi naman talaga nakapagtataka, dahil bata pa lang ang kanilang frontman na si Miljenko ay iniidolo na niya ang mga ito. Pero dahil sa sobrang powerful ng kanyang boses at chemistry ng banda, ay marami ang humanga sa kanila at pumalo sa top 40 sa Billboard 200 ang kanilang album. At ang mas malaking break na nakuha nila ay sa bansang Japan, dahil nagkaroon sila dito ng malaking fanbase at bumenta ang kanilang album ng 33,000 copies sa loob lamang ng isang araw. Sobra kasi talagang hinangaan ang kanilang kanta na She's Gone. At naging numero uno pa nga ito sa maraming bansa. Kaya naman ang kanilang album ay kaagad na naging certified platinum. Pumalo naman sa top 14 sa Billboard 200 ang kanilang kanta na I'll Never Let You Go. Pero ang isa pang hinangaan sa kanila ay ang kanta nilang Can't Stop Me Loving You, na pumukaw sa marami, na lalong nagbigay ng kasikatan sa kanilang bokalista na si Miljenko at sa gitarista nilang si Rizzola, dahil sa taas ng melody ng kanta at malulupit na guitar solo. Inilabas din nila kaagad ang kanilang pangalawang album na pinamagat ang Tangled in Reins. Pero ang malungkot ay pumalo na lang ang album na ito sa top 144. Dahil noong mga panahon na yon ay nangingibabaw at sikat na ang grunge music na malayong malayo sa estilo ng kanilang tugtugan. Pero ganun pa man ay nakakuha pa din sila ng success sa ibang bansa, tulad na lang ng kanilang single na Mama Don't You Cry, na naging number 1 sa music chart sa mga East Asian country, gaya ng bansang Hong Kong na kung saan ay nagsagawa pa sila ng live performance. Naging maganda ang pagsisimula ng kanilang banda, dahil sa maiksing panahon ay umukit at nakagawa sila ng pangalan sa music industry. At isa pa ay marami ng fanbase ang sumusuporta sa kanila. Pero sa hindi inaasahan ay isang pangyayari ang tatapos sa kanilang karera. Yan ay nung mag-opening act sila sa concert ng bandang The Slaughter no October 1992. Ito na pala yung huling tugtog nila sa entablado na magkakasama. Subalit ang masayasaan ng konsyerto ay nauwi sa isang masamang bangungot. Dahil habang nagpe-perform ang kanilang bokalista na si Miljenko, ay umakyat ito sa isang tore ng ilaw upang magpasikat at mas buhayin pa ang mga manunood. Ngunit hindi pala matibay ang pagkakakabit ng naturang poste, kaya naman ito ay aksidenteng bumagsak. Pinilit pa noon ni Miljenko na umiwas, pero huli na ang lahat. Tumama ito sa likod ng kanyang ulo at sumubsob ang kanyang muka, kaya naman nabali ang kanyang ilong, nabasag ang kanyang panga at cheekbone, at medyo pumilipit din ang kanyang gulugod. At dahil sa pangyayaring iyon ay nagalit ang buong banda sa organizer ng nasabing concert, at marami sa kanilang mga tagahanga ang nalungkot dahil sa nangyari sa kanilang idolo. Isang malungkot na pangyayari ito para sa tulad ni Miljenko Matijevic, na isang bokalista na maituturing na the greatest of all time. At isa pa ay wala na rin umaasa na makakabalik pa ito sa pagkanta matapos ang natamo niyang pinsala. Pagkatapos noon ay nabuwag ang Steelheart, at ang iba pang mga miyembro ay nagkanya-kanya na at sumama sa ibang grupo. Samantalang ang bokalista nilang si Miljenko ay naiwang sugatan. Pero hindi naman ito nawala ng pag-asa at nagpumilit siyang makarecover sa natamo niyang pinsala. Subalit hindi nito maiwasang makaramdam ng matinding kalungkutan sa tuwing maiisip niya na iniwanan na siya ng kanyang mga kabanda at itinuring na kaibigan na nakasama sa mahaba-habang panahon. Pero hindi naman ito naging hadlang sa kagustuhan niyang makabalik sa profesyon na tanging mahal na mahal at nakapagpapasaya sa kanya. Yan ay ang buhay bilang isang musikero. At pagkalipas ng 4 na taon ay muling nakarecover si Miljenko, at muli niyang binuo ang bandang Steelheart kasama ang mga bagong miyembro
na sila Alex Makarovich sa drums, Vincent Mele on bass at Kenny Kanowski sa gitara. Inilabas nila ang album na pinamagatang Wait noong 1996 na nanguna naman sa music chart sa mga Asian countries. Ang kanilang single na Wait ay ginamit na soundtrack sa pelikulang Rockstar noong 2001. At taong 2010 ay nagkaroon ng tour si Miljenko sa Amerika at Europe. Kabilang din dito ang konsyerto kasama ang 52-piece orchestra na ginanap naman sa London. Nasundan din ito ng marami pa nilang concert sa iba't ibang panig ng Asia. Pero mas nakuha ni Miljenko ang superstar status sa bansang Korea. Dito ay palagi siyang nakakasama sa Korean TV show. Kasama na rin dito ang The Dream Concert na dinumog ng 60,000 na manonood. Taong 2015 at 16 ay nakapagsulat din ito ng awitin na ginamit sa dalawang Korean drama na May Love Is Gone at Stay. At sa sumunod na taon ay pumirma naman ng Steelheart para sa kanilang bagong record label na Frontiers Record. At dito ay inilabas nila ang kanilang pinakahuling album. Sa ngayon ay aktibo pa rin ang bandang Steelheart at patuloy na tumutugtog sa iba't ibang bansa. Ang kanilang mga awitin ay sikat na sikat pa rin maging sa bagong henerasyon ngayon.